guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ay mag-a-asbuilt tayo ng existing na pader niyan guys. Ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano natin i-asbuilt yung existing na wall. Okay guys. Kasi guys, itong pader na to, hindi maitayo-tayo yung poste guys kasi sobra daw yung existing na wall ng kabilang building. Yun guys, titingnan natin kung ilan yung sobra nya galing doon sa poste para malaman natin at para ma-adjust natin, makita natin kung ilan yung i-adjust natin sa kulom. Okay guys, ma-reference natin guys ay dito tayo kukuha guys sa layout ng poste. Okay guys, yan o, dito tayo kukuha ng reference. Mula dito papunta doon sa pader na yun, malalaman natin kung lumabas ba o pumasok yung wall na yan. Okay guys, sa pag-layout ay SO line. Okay, yung total station natin guys, nakaset up na siya. Yan o, nakaset up na siya. Yun din yung reference natin guys, yung sa layout ng poste guys, kung makikita nyo yung 8 ko doon. Yan, okay, yung layout ng poste guys doon, yan at saka doon, ililinya natin yan guys, ililinya natin yan para makuha natin yung sukat mula dyan sa poste papunta doon sa pader. Okay, ang tamang sukat dyan guys ay 4550. Ngayon titingnan natin kung ilan yung lalabas dyan. Okay, instrument natin guys, punta kayo sa observation. Okay, observation, and then punta kayo sa menu. Okay, pindutin nyo to, and then hanapin yung SO line. Okay guys, yan o, SO line na yan o. And then pag andyan na siya, pindutin nyo yung enter. Okay, and then punta tayo sa define baseline. Okay, define baseline, pag andyan na guys, enter nyo, enter. Okay, and then sabi nya dito define first point. Ngayon susukatin natin yung first point dito guys, o, measure. Okay, yan guys, o, itututok natin doon. Okay, yan, itututok natin doon. Okay, okay guys, nakatutok na instrumento natin doon. Ngayon i-measure natin siya guys. Ito, o, measure F3. Okay, pag nagsusukot na siya guys, stop nyo na siya. Okay, yan, and then pag na-stop nyo na, i-okay nyo guys, pindutin nyo tong okay. O yan, tapos sabi niya dito define second point. Kaya ngayon pupunta tayo sa pangalawang reference natin kasi binubuo natin yung linya mula doon, ililinya natin yan papunta doon. Okay, so pupuntahin natin doon siya sa layout na yon, sa kolom doon, kasi nakalinya yan guys papunta doon, eh dyan tayo magbabase. Yun yung second point natin. Okay guys, andun na siya sa second point. Ngayon itutok natin yung guys yung instrument natin doon. Yan guys, oh. Okay, itututok natin doon yung instrument. Okay, tutok na siya sa second point natin. Okay, doon. Okay, ngayon pag nakatutok na siya guys doon, pindutin nyo ulit yung F3, measure, sukatin ulit natin. Okay, measure. Pag tumutunog siya guys na ganyan, okay, nagsusukat na siya, and then stop natin. Okay, and then i-okay na natin. Okay, yan, sabi nito scale 1, okay lang natin yan. Okay, ang hahanapin natin guys ay line. Okay, pwede rin sa point, ang gagawin natin yun guys ay line, line yung gagamitin natin. And then pag ando na sa line, i-okay natin, enter. Okay, offset 0, huwag na natin lagyan offset kasi mula dun sa linya na yon papunta dun sa pader na yan. Okay, pader na yan, yun yung kung ano yung lumabas na sukat dyan, yun yung actual na sukat guys mula dun sa reference na linya na yan papunta dun sa tinututukan ng laser, kasi may laser yung instrument natin guys. Pag tumutok na siya dyan, magsusukatin natin kung ano yung lumabas dun, yun na yung sukat dun. Okay, ang dapat na lumabas dyan guys na sukat 5450. Okay guys, okay guys, ang ISO line guys, ang ISO line pwedeng gamitin sa pag-read line, sa pag-survey, maraming gamit niya guys ang ISO line. Okay,
nasa diskarte nyo lang guys kung alin yung mas mabilis sa inyo o kung alin yung mas magandang gamitin sa inyo. Depende na rin sa inyo. Pwede rin po yung two line sa survey, sa pag-asbuilt. Okay guys, pwede rin SO line. Okay, marami nating kwan guys, pwede rin sa coordinate. Okay guys, ganun lang guys, palit-ulit lang, measure nyo ulit. Okay, palit-ulit lang. And then pag nagsusukat na, stop na. And then yes uli. Oh yes, okay. Yung sukat guys, oh, offset line 5.435. Yung cut guys, yung ibig sabihin ng cut mula dun sa tinumbukan natin, yung 3.45, yun yung taas. Okay, mula sa tinumbukan natin papunta dun sa tinutumbukan ngayon, 3.45. okay, yun yung cut. Pwede rin ito kasi guys ha, survey ng ano, landfill. Makikita natin kung mataas ba yung lupa o malalim. Okay guys, ito po yung result ng survey natin. Okay, yung station A, B, C, D, E, F. Okay, and guys, oh, hindi siya umabot sa 4550. Ibig sabihin kulang ho yung hukay o pumasok yung wall natin sa kabila. Kung mapapansin nyo guys, yung kulay blue na yan, yan ho yung existing na konkreto sa kabila na kailangan natin tibagin para lumusot yung poste natin. Okay guys, ginawa natin ang drawing para mas makita natin o mas maunawaan kasi pinasa natin yan guys sa kabilang opisina. Okay, and guys, yung plan, yung nasa una guys kanina, yun yung section. Okay guys, ito yung data na makikita natin, may positive, may negative, puro negative guys. Okay, yan o. Yung negative guys, ibig sabihin kulang sa hukay, kailangan pa nating bawasan. Okay, yan o. Yan, station, negative, ay, magbabawas pa po tayo ng wall para lumusot yung ating columns. Yan o, yan guys o. Negative 156, negative 144. Malaki pa po ang pumasok nung wall natin. Yan po yung survey data na nakolekta natin guys. Okay, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana po natutunan ng mga gustong pumasok o papasok sa survey, ganyan po ang paggamit ng SO line. Maraming salamat po sa inyong panonood.